Sa Northern Samar naman po, inaasa ang tutumbukin na bagyong Ruby. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa ang mga residente sa mabababang lugar at agad silang lumikas. Pero may mga tigaroon po na sa sementeryo at sa mga sari-sariling mga tent naman lumipat. Nakaw! Ligtas ba yun? Nakatutok doon live si Marie Tumani. Marie? Mike, mabuti na ang mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Ito ang pinaiiral ngayon ng maraming mga residente rito sa Samar matapos nga ang mapait na leksyon na iniwan ni Yolanda. Pero may ilan pa rin mga residente ang hindi agad lumilikas dahil sanay na rin sila sa bagyo. Mula Buronggan, Eastern Samar, bumiyahe kami papuntang Katarman, Northern Samar, na inaasahan tutumbukin ng bagyong Ruby. Maaliwalas pa ang panahon, pero maagap ang ilang residente sa mabababang lugar na lumikas na habang maaga. Dito sa Barangay Silanga sa Katbalogan City, Samar, sunod-sunod na ang mga truck na naghahatid ng mga sapilitang inilikas mula coastal area gaya ng Igid, Estaca, San Roque, Kabugawan at Silanga. Dinala sila sa Silanga National High School. Mayroon na ring umukupa sa katabing parokya na St. Francis of Assisi at kumbento nito. 4 to 3 meters yung tubig. 3 to 4. Opo. Sana hindi matuloy sa awa ni Lord. Sa dagat, pwede tumaas yung dagat. Kaya nakakatakot din. Sa bukid din, nakakatakot din. Dahil po malapit po kami sa bundok. Kaya nag-iiwas na lang po kami sa landslide. Pagdaan naman namin sa Barangay Makagtas, marami ng sasakyan nakaparada na sa mataas na lugar. Habang maaga pa at maaliwalas pa ang panahon, marami sa mga residente rito sa Katarman, sa Northern Samar, ay nagsisimula na pong lumikas dun sa lugar na sa tingin nila ay mas magiging ligtas sila base na rin sa direktiba ng kanilang lokal na pamahalaan. Gaya halimbawa, nitong mga pamilyang ito, sakay ng kanilang mga pedicab, ay lumilikas na po sila. At sila po kasi ay nakatira doon sa Barangay Talisay Bliss. Nakaharap po mismo ito doon sa dagat at lubha itong delikado, lalo na kapag humagupit na ang bagyong Ruby sa kanilang lugar dahil rin sa pinangangambahang storm surge o yung daluyong. Kaya naman ang ginagawa nila ay pumipili na sila ng isa sa pinakamataas na lugar dito sa Katarman at ito nga po ay ang sementeryo. May mga nagtayo na ng tent, simpleng silungan na walang katiyakang mapoproteksyonan sila sa malakas na hangin. Ito po yung ginawa nila. Iwan ko sa kanila kung matibay po ito. Kita naman nyo dito. Ito yung pinilagyan po na nila ng pako. Gumagawa kami ng bahay-bahay para masilungan namin. Wala naman bakante doon sa Katarman. Kasi yung simbahan puno na rin at saka yung mga eskwela doon puno na. Baka pagdating ng oras na yon, hindi namin maisip kung ano nang gagawin namin. Siyempre, emergency na eh. Pero kung may maagap, meron pa rin ilang di pa lumikas agad. Dito po sa Barangay Baybay sa Katarman, Northern Samar, nagbabadya na po yung pagtama ng napakalakas na bagyong si Ruby. Kung mapapansin niyo po ay napakalakas na ng hangin at mataas na rin yung alon doon sa dagat. Ipinag-utos na po ang forced evacuation dito sa lugar na ito at maging sa lahat ng mga coastal at island towns sa buong Northern Samar. Ibig sabihin po ay dapat no man's land na ito sa mga oras na ito. Pero hanggang sa mga sandaling ito mapapansin niyo po ay marami-rami pa rin po yung mga residente na nananatili sa kanilang lugar. Ayoko pong umalis kasi yung tatay ko may sakit, kaya iniintay ko siya bumangon po para kaming dalawa pumunta, sabay na lang po kami pumunta doon. Punta na lang ako kung malaki yung tubig yung sa balod niya. Mike, dito sa kinaroroonan ko ngayon sa Katarman Municipal Hall ay marami-rami na rin mga residente ang nilikas dito mula sa iba't ibang mga coastal towns. Kasalukuyan po silang binibigyan ng mga relief goods. Samantala, nakataas na ang red alert status sa buong Northern Samar dahil sa nakaambang paghagupit dito ng bagyong Ruby. Pinasimulan na rin, Mike, ang prayer brigade para sa kaligtasan ng lahat ng mga residente rito sa Samar at sa buong bansa. Mike? Maraming salamat, Marie Somali.